Hello guys! This is your Mommy Wing, the Filipino Mom. So today, i-share ko po sa inyo about sa mga men's bag. Yan. So in front of me, I have 5 bags. 1, 2, 3, 4, and 5. So ito yung share natin ngayon. Hindi lahat pang babae. So pang lalaki tayo ngayon. Okay? So let's go! So this is the Louis Vuitton Graphite Bandolier. Size 45. Louis Vuitton monogram canvas size 40, hindi siya bandolier, keep all lang po siya. And this one is Louis Vuitton dame bandolier size 50. And this is Makassar, Louis Vuitton Makassar po yan, size 55. Okay, so this is Michael, si Michael backpack. In front of me guys, ito yung mga different kinds of leather. So, i-discuss ko yan sa inyo and then I will give you some tips. May question lang ako sa inyo, okay? So, ang ating question is, what is the favorite luxury bag of Filipinos? Ta-da! So, alam niyo na. Louis Vuitton. Okay, so tara na mga kapatid at i-discuss na ni Mommy Wing about sa bags. So, meron ako mga tips sa inyo na ibibigay. So, makinig po kayo, okay? So, for example, gusto nyong bumili ng bags, ano yung mga tips? So, I'm gonna give you only 4 tips. Number 1 is bibili kayo sa legit store. Yung hindi siya fly-by-night, yung nandyan lang siya. And then, kumbaga, hindi siya nagtatago. Okay. So, paano natin malalaman yung mga legit store? Of course, pagpasok nyo, meron po siya mga business permit na nakadikit po yan. Well, dito sa Makati, napaka-stricto po dito. So, kailangan nakapaskil lahat yan. Yung mga, ano, yung mga permits. Okay? And then, number 2 is, kunwari, gusto mong bumili ng, ano, ng bag sa Louis Vuitton. Example lang to ha. Kunwari, ito, bibili ni Mommy Wing, and then, na-realize ko, hindi pala ito yung gusto ko. Ang gusto ko pala is ito. So, pwede ko ba siyang ipalit? The answer is yes. Okay. Basta wala pang 30 days, pwede po yan ipalit yung ating gusto talaga. So, basta po ha, ulitin ko. Walang 30 days, walang sira, walang gasgad. Gasgas, nabubulol si Mommy Wing. Walang gasgas. And then, yung package niya kung paano nila binigay sa inyo is ganun pa din. As in, okay na okay, 101%. Okay. So, ano yung mga tatandaan natin? So, kunwari, nabili ko na siya. Ay, ito pala. So, kunwari, nabili ko siya, naiuwi ko na sa bahay. Ano yung mga tatandaan ko? Paano ko sila i-take care? Kung paano ko sila lagaan? Kasi, these bags, mga luxury bags po sila. Ang tawag po ng iba dyan is status symbol. So, kaya sila masyadong mahal. Okay. So, I'm gonna give you some tips po. Makinig lang po kayo. So, titingnan nyo, of course, the serial number. Kung nasan siya. Kung ano yung, kung kailan siya ginawa. So, malalaman nyo yan dun sa unang video ko. So, panoorin nyo yung video ko. Halapin nyo, ha? About sa serial number. Kasi I'm discussing right now the different kinds of bags lang. And then, ang halapin natin, syempre, kung komportable mo siyang gamitin. So, may mga pros and cons yan. So, ano yung mga pros and cons ng mga bags na ito? Okay, so, sasabihin ko yung totoo. Disclaimer lang po, hindi po ako yung expert sa bag. But si Mommy Wing, nagtrabaho siya for magta 12 years na sa industry ng luxury bags. So, I'm gonna give you some tips based on my experience. So, hindi po ako, ano, hindi po ako madamot sa mga tips. Bibigyan ko yun ng tips. Okay, so, tara. So, eto, ang kanyang con is, si Graphite is namumuti. Namumuti yan. Kamukha ni Makassar. Namumuti po ito. To. Yan, namumuti yan. Okay. Si Damier, ang sakit niya is, yung parang nag-green siya. Yung parang greenish. Yung parang lumot. Yan, para makarelate kayo. Sa katagalan, yung po, nag-green po siya. Si monogram naman to, cowhide kasi siya.
Si Cowhide, pag binili mo yan ng brand new, is ano yan, pinkish. Medyo light siya. Kalaunan, sabi nating 3 to 5 years, magbabago yan. Actually, 2 years pa lang, magbabago na to eh. Nagbabago siya. Bakit siya nagbabago? Kasi na-expose siya sa sun, plus yung minsan nahawakan natin, mahilig tayong mag-lotion, mahilig tayong maglagay ng mga anik-anik sa kamay, and then bigla siyang hawakan. So, napupunta doon yung chemicals. So, isa yon. And then number 2, yung water, ano po, sabi natin natalamsikan siya. Alam naman natin sa Pilipinas, pag umuulan, marumi po kasing ating, we need to accept it. Polluted yung ating, ano po, yung ating ulan. Yung ating, sabihin na natin, sa ibang bansa kasi pag umulan, hindi sila nagmamark. So, sa atin, madumi po. So, pag umulan, nagmamark po yan. Okay. So, yun yung mga pros and cons nila. Paano naman maiwasan kung paano maiwasan nabubulol si Mami Weng, no? Paano natin maiwasan na hindi sila maganon? May technique po yan. Kagamit kayo ng leather conditioner and leather cleaner para maalagaan sila, para ma-maintain sila. What if, Mami Weng, we don't have leather cleaner and leather conditioner? So, meron tayong technique. Ta-da! Si baby wipes. Okay? So, si baby wipes, wala yung alcohol, unscented yan. Ito yung pwede sa mga luxury bags. Yan. So, pwede yan. Mura lang po yan. So, pag kunwari, nag-sumba kayo, you can use this bag in sumba, travel, basketball, volleyball, kung saan. Lagay mo lahat yung gamit mo, mag-gym ka, and then on the go na yan. Yan. Bibitin mo na, on the go na yan. So, pag-uwi natin, syempre, pagka yung mga activities natin, minsan pawis tayo, so, hindi natin napapansin yung bag. Pag kumain tayo sa restaurant, natatapunan, so, nalalagyan siya ng stain. Hindi natin napapansin minsan na itatago natin siya. Nilalagyan natin siya ng dust bag, and then we will keep sa cabinet, which is wrong po. Okay. And then, lilinisin natin siya para maiwasan po yon. So, nag-get nyo na yung ating ano po? Ta-da! Yung ating mga techniques. Okay. So, what if kung wala tayong wipes? Kung naubusan tayo ng wipes, di ba? So, ang technique po dyan is, kung meron kayong basahan na malinis, sabunin nyo lang po dun sa mild soap. You can use, sabon mabango. Dove. Yan, mga ganun po. And then, banlawan siya maigi, and then, pilipitin ng maigi. And then, punasan mo siya. Okay po yun, hindi po magre-react yung kanyang leather. So, punasan mo siya, patuyuin, and then, tsaka po siya itago sa cabinet. Okay? So, what if, sabihin nyo, Mami Weng, what if kung lalagyan namin siya ng dust bag? Pwede po siyang lagyan ng dust bag, pero dapat po kasi, yung ating cabinet, yung room temperature niya is okay po ha. Okay po yun. Pero kung mainit, Mami, please do not put dust bag kasi maninikit po yung dust bag. Especially here. Didikit po dito yung dust bag. Tsaka yung to, itong handle na yan. Yan. Yung dust bag ni LV, didikit po yun dito. Mamumuti ito. Pero kung naka-aircon, as I said po, okay lang. Kung hindi naka-aircon, meron tayong alternative. Tanggalin ang dust bag, and then, iayos natin siya ng maayos. Kung hindi naman, sabi natin kung malaki ang space nyo, i-open nyo lang yung bags, patuyuin, okay po yun. So, maiwasan natin yung mga masisira or magbabago yung kanyang, ano, yung kanyang texture. Okay. Now, balik tayo dun sa basahan. So, napunasan na siya, natuyuan na siya. Kung meron kayong mink oil, okay po yun. Kasi ang mink oil is pwede po siya sa, sa mga leather po. So, para at least ma-maintain yung kanyang texture. Yung kanyang, yung kanyang kagandahan. Okay. Now, kunwari is, itatago nyo siya, maglalagay kayo nito. Yan. Si silica gel. Para hindi po siya mag-moist. Diba? Pag tinatago natin sa cabinet,
itatago mo lang sa cabinet, isasara mo siya, and then that's it. Pag naisipan mo siyang gamitin, tsaka mo lang siya maalala, di ba? So, eto, kailangan meron kang silica gel. Yan. So, ito, ilalagay mo yan inside the bag. Kahit maglagay ka lang dalawa, okay na po yan. And then, kung marami kayong bags, scattered mo yung bag mo, dun, scattered mo yung silica gel dun sa cabinet para hindi po siya mag-moist. Okay. And pangatlo, bibigyan kayong tips, you will use Twilly. So, alisin ko muna to ha, at kukunin ko si Monogram. Yan. Okay. Ito si, ito kasi cowhide yan. This is the cowhide. Kaya siya nangitim kasi pagka naglagay ka ng lotion, and then nalimutan, ay, may lotion pala ako. So, hinawakan mo to. Ayun, si lotion nakadikit na. Okay. So, para hindi kayo magkaroon ng problem in the future at bibili kayo ng brand new na bags, and then you will put the Twilly here. Ito. Yan. So, itatali mo siya doon, tapos I have only one hand. So, itatali mo siya, and then balutin mo siya lahat. Okay? So, nakuha niyo na po yun. So, yun po yung ating pag-taker. Para hindi sila ano po, mangitim. Yun yung maiwasan natin. Ngayon, tanong nyo, ano yung favorite leather ni Mami Weng dito? The graphite? Ito, yung merong cowhide? The may? Or the makassar? Ang favorite ko po, ito. You know why? Kasi ito yung kilalang-kilalang ginawa ni Louis Vuitton. Siya yung pinakauna na leather. Yan, to. Nung nagsimula sila, ito yung unang nilabas nila. Kaya siya naging famous. As in, malayo ka pa lang, alam nila na Louis Vuitton ang bag mo. Okay. So, alam nyo na yung favorite leather bag ni Mami Weng. Okay? So, ano pa ba yung gusto nyong tanungin? Meron pa ba kayong tanong? Mami Weng, ba't hindi mo na-discuss si Michael? So, heto na. So, tapos na tayo dito sa Keep All or Keep All. This is Bandolier. LV Monogram Graphite Bandolier pag meron siyang strap. Without the strap, eto, wala siyang strap. Yung diniscuss ko kanina, ang tawag lang po sa kanya is Louis Vuitton Mono Kepal or Keep All. Yun lang po siya. Kasi hindi siya bandolier because wala siyang strap. Okay na po ba yan? Okay. So, ipatong muna siya dyan. And then, kunin natin si Michael. Okay, by the way, Mami, ang pronunciation ng Louis Vuitton, hindi po Louis, ha? Louis Vuitton. So, tatanggalin niyo yung S. Sa ano lang siya is Louis. So, wala po siyang S. Pagpa-pronounce siya. Okay? Huwag niyo sasabihin, halika, punta tayo, bili tayo ng ano, ng Louis Vuitton. Huwag po Louis, Louis Vuitton. Okay? So, alam, meron na kayong knowledge yan. Now, punta tayo dito kay Michael. Tran! So, this is Michael. Louis Vuitton Graphite Michael. Backpack. Okay. Kung tatanungin nyo, bakit backpack? Kasi backpack siya. Ayan ang kanyang... Ayan. Louis Vuitton Paris. Okay. Now, syempre, ginagamit to sa pang-travel. Ito yung best bag sa pang-travel kasi nandyan na lahat. Yung passport mo, wallet, damit, etc. So, nandyan na yung snacks mo pag nagutom ka. And then, isang bit-bit lang siya. Diba? Alam nyo ba, dati hindi siya ganun kasikat ito. Sumikat siya kasi yung isang artist, nabulol na naman ako. Yung isang artist natin is, nung nag-travel siya, nakita yan sa airport na ganitong model yung kanyang gamit na nakasakbit sa kanya. Hayun, may nagpicture, pinost sa Facebook. Hayan, naging sikat siya. Alam nyo ba kung sinong gumamit ng same model nito? Si Alden Richard. O, diba? Nakita siya sa airport. Hayan, lahat ng tao nagbibilihan ng Michael. Yan. So, meron pa ba kayong question? So, ang question nyo is, what if kung wala kaming pambiling brand new? That's a good question. Okay, so doon ko kayo matutulungan ni Mami Weng. Actually, kahit brand new, pwede ko kayong tulungan.
If you have any question, just comment po dun sa baba. Or you can send me PM dun sa aking The Filipino Mom sa Facebook, yung page. Kung okay yung aking schedule, no problem po. Sasamahan ko kayo mag-shopping. Gusto niyo ng brand new, gusto niyo ng second hand, ay, yan po ang aking, ano, yun po yung aking forte, mag-shopping. Okay, so tuturuan kayo kung paano mag-shopping ng brand new and then mag-shopping ng, ano po, ng second hand. So, kung ang budget niyo ay mataas, doon tayo sa brand new. Kung ang budget niyo is ganito lang, doon tayo sa practical. Okay, so siguro naman wala na kayong question. Dahil naka 15 minutes na tayo. Okay, so may mga question to ba kayo? Ang question is, wala po tayong pambili. Mag-iipon po tayo. Alam niyo po, kaya po natin bumili niyan kung tayo po yung mag-iipon little by little. Okay? Hindi po yung bigla. Kailangan po, kunwari, gusto ko siyang bilhin. So, gagawin ko siyang goal. In 1 year, mag-iipon ako ng tig 2,000 per month. O to tig 3,000 per month. Hanggang ma-accumulate natin yung amount na yon. Then we can buy bags po. Kasi deserve naman natin magkaroon yan kung tayo ay hardworking, kung tayo ay mabait na anak, at kung tayo po ay masipag na ano po, na tao. So, deserve natin yan na maging happy din po. Okay, so I hope everyone meron kayong natutunan sa aking vlog today kay Mommy Weng. So, as I said, kung gusto niyo magpasama mag-shopping, mag-inquire, you can PM me. Pag okay po yung schedule ko, no problem. Okay? So, guys, please do not forget to like, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga pinopost about sa bugs, about cooking, about family, about being a wife. Okay? So, God bless you all!